tambalana! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. Kumusta naman po ang inyong Christmas parties? Hoy, sinong nanalo sa grupo ninyo, sa opisina ninyo? Yan, China Oil. Ay, sino nagpauso ng China Oil? Sana Oil, tapos yung China Oil. Ngayon, sana all. Anyhow, sana all nanalo ng matitinding mga papremyo. Sana all bongga yung party, no? Oo nga. Pero may mga iba partner, no, na instead of having a party, yung company mismo nila, they opted to have a simple gift giving. Totoo yan. Okay, okay, okay din naman, okay yun. Naman yun. Pero hindi mo rin naman pwedeng husga ng isang kumpanya kung mas gusto niyang mag-celebrate ang kanila. Correct. As opposed to having an outreach program. Diba? So, kanya-kanya talaga yan. Diba? Kasi minsan yung mga... Ako naniniwala kasi ako partner that it's also important na to take care of your, ano yung English na part-time? Yung bakuran. Anong English yung bakuran? Take care of your fans. Mali ka naman, ang bagal mo naman. Take care of your fans. Hindi ba garage? Pwede din, rin. Na, mahalagang pangalagaan mo din kung sino yung nasa bakuran mo. Yan. Diba? Kasi halimbawa, yan ang meron yan. Alba, get some partner. Alba, partner. Meron akong kakilala na yung organization nila o yung ano nila, yung company nila, very fond of ano, of giving sa mga less fortunate. Mga ganun. Ano nila yon? Part ng kanilang CSR. Yan, okay. Diba? CSR. Hindi lang pagpasko, partner. Basta parang in a year, may ilan silang mga activities para sa less naman fortunate nun, mga advocacy sila. Meron, ganyan. Oo. Part nga ng kanilang CSR, yon, Corporate Social Responsibility. So, pero meron siyang isang empleyado na hindi naman nagreklamo, pero nagtanong. Parang sinabi sa kanya, dun sa isa sa mga managers, sinabi dun sa pinaka-big boss, na ang sabi niya is, baka lang hindi alam ni sir na sa mismong kumpanya niya, maraming mga hirap. Maraming mga hikahos din. Maraming mga hindi rin na ano, pinaproblema din. Isang tukahin. Corrected by, pinaproblema din yung pamasahe, yung mga ganyan. Tama. Diba? So, yun yung ano, yun yung sinabi niya. At nakarating dun sa boss. Big boss. Tapos yung big boss nag-isip, oo nga no, hindi naman sa wala ka nang pakialam sa outside world, kundi syempre yan, ito yung sinasabi ko, partner, na alagaan mo kung ano yun na sa sarili mong bakuran. Tama. Tingnan mo muna kung ano yung pwede ayusin muna nung mas malapit sa'yo. Correct. Bago ka lumayo. Yes. And so, ang laging nangyayari, partner, dati kasi ang Christmas party nila parang mema-mema lang. Kainan, ganyan. Tapos, mag-exchange gift. Tapos sila-sila din. So, gastos din nila. Parang wala masyadong paraffol, mga kung anok-anok lang. Ginandahan na niya. For this year, ginandahan niya na. Kasi nga, gusto mong mag-give back din sa mga sarili mong empleyado. Kaya, wala lang, ang bawat tao talaga may kanya-kanyang kwento, ang bawat kumpanya, organisasyon may kanya-kanyang kwento. Hindi mo pwedeng i-judge ang isang kumpanya na bakit sila ganyan. Oo. Ay, samantalang gano'n. Actually. Hindi nyo naman pera yung ginagastos doon. Actually. Diba? Parang, well, typical sa ating mga tao, gano'n. Diba, minsan nga sinasabi natin, bakit ganyan siya magpa-celebrate? Bawo naman sa utang. Kaya nga, diba? Totoo yan. Pero, gusto nilang baon sila sa utang, bakit ba?
Ang importante, masaya sila sa birthday nila. Hindi, tsaka, diba? kung man baon siya sa utang, problema niya na yung kung paano niya babayaran. Tama. Alam mo, di ba? Ang mahalaga sa kanila is, ano eh, siguro yung mga taong yan, yung mga, ang important sa kanila is the present. Hindi na nila pinaproblema yung future. Kasi mamaya mo niyan eh, wala na future, hindi na makapag-celebrate ever. Alam mo, last celebration niya na pala yun. Hindi, syempre, tinodo niya na, di ba? Wala lang, parang minsan talaga ang mga tao sobrang daming opinion. Parang ito lang, kaka-post ko lang recently, partner. Di ba nag-ano kami, nagkaroon kami ng garage sale. Di ba matagal na ko nang kanikwento sa Erito, partner, na gustong-gusto kong magkaroon ng oras na na mag-sort out ng mga gamit, mag-declutter ng mga gamit. Tapos, hindi naman ito ni partner sa mga abubot. So, malamang. Hindi sa abubot eh. Ito yung first garage sale mo. Ever. Diba? Naming pamilya. So, isipin mo, simula po yung mga damit ko ng grade 4. Grade 2, partner. Grade 2 na mga end of December. Specific masyado. Diba? So matagal na. Naipon yung mga abubot niya. Hindi grade 2. Simula nung bago ako magkaroon ng anak. Okay. So isipin mo yung katawan ko bago ako mabuntis kay Princess. 114 pounds. Extra small. So, ilang years ago na yun, partner, na nakalipas. 2013. Oh, 6 years ago. Years. So, may mga, hindi lang ako yan. I'm sure ikaw din, Kabisyo. Mm. May mga damit ka na 6 years na hindi mo na nagagamit. Yung umaasa ka pang papayat ko. Tapos hindi naman nangyayari, di ba? Tsaka yung damit na wala na din sa uso. Wala. Tsaka yung mga leather shoes na yan, hindi mo na pwedeng isuot. Bakbak na yan. Hindi, tsaka higit sa lahat, huwag mo nang isiping papayat ka ng gano'ng kapayat. Di ba? Kasi kung papayat ka ng gano'ng kapayat 6 years ago, sana pumayat ka na. E ba, lumagpas pa yung umanim na taon na, hindi ka pa pumapayat. So, ibig sabihin, yung mga damit na yan, meant to be yes. for other people. So, pwede mong ipamigay, mm-hmm. pwede mong iukay, pwede mong i-garage sale. So, finally, nagkaroon ako ng moment, partner. Mm-hmm. Hindi pa din tapos, parang feeling ko may part 2 kasi successful yung part 1. So, masaya kami yung mommy ko, partner. Sobrang maligaya siya kasi siya talaga yung nag-volunteer. Siyempre, siya mag-uwi nung pera. Hindi, tsaka siya gusto niya yun eh. Siyempre, sasabihin niya, ako nagtrabaho dito, sa akin dapat ang kita. Hindi, tsaka part 2 gusto niya yun. Mm-hmm. Meron kasi siyang ano sa ang tawag niya sa sarili niya, meron siyang lucky charm for business eh. Okay. So meron gusto niya nagtitinda-tinda yung mga ganun, gusto niya. Nalilibang may siya. Ganyan siyang ginagawa. So para sa kanya, aliw na talagang siya yung tumutok dito, partner. Talagang simula October yata sinasabi niya na hanggang sa kinukulit niya ako ng kinukulit, kailan na ganyan. Kasi nagpadala na ako ng mga damit sa kanya, tapos wala rin akong date yung mga ganun, tapos siya talaga yung ulit. So nung nagkaroon ng ano ng garage sale, talagang di ano ano lang, partner, lunchtime lang ang pahinga, 15 minutes, bumalik siya kagad sa presyo. Bibong-bibo talaga. Ganado si mama. Ganado talaga, para nakainom na 3 galon ng energy drink. So, masayang-masaya siya. Pati yung mga kapatid ko, kasi first time namin magbenta eh, ng ganon. So, masaya pala siya. Magkano sinita ulit? Yung bazaar, mga basa. Basta magkakapart. Para naman libre dyan si mama. Magkaka-part 2, partner, definitely. Kasi sige. maganda yung ano, yung outcome. Mm-hmm. Kaya pala, partner, yung mga iba, parang minsan iniisip ko kapag Pasko, sabi ko, bakit kaya yung mga tao, sali sila lang sali sa bazaar? Mm-hmm. Nakakapagod naman. Di ba sila napapagod? I mean, nakakapagod talaga yung ingress, egress, tama. During, o lahat yung competition. Siyempre, lahat ng parin dabo doon, nahakutin mo. Tama, pero yung pala kasi talaga, kung magtsatsaga ka talaga, kikita ka. Kasi, alam mo parte, kung hindi siya nagana nanay ko, hindi kami kikita ng gano'n. I mean, nang nakaupo o naghihintay lang, hindi. Totoo. So, kaya pala, enjoy din naman siya. Pagkano na pag nakita mong bumibenta yung mga produkto mo. Nakakatuwa siya pag may mga nagtatanong, ganyan. Ang di lang nabenta sa akin, parte, yung high heels. Pero alam mo parte, yung mga panty na anak ko nabenta. Pero nakakaloka kasi may mga naka display pala doon na bra ko. Sabi ko, ano ba yung nakakahiya? Tago niyo nga yan. Teka, nabenta ba yung bra mo? Hindi, tinago ko, partner. Pero kasi alam mo, surprisingly, may mga bumibili talaga ng mga ganun eh. Kasi siguro, pag halimbawa, sobrang mahal, alam mo, partner, ito ang totoo sa mga nanay. Minsan hindi na nakakabili ng bra nila kasi nga mas mahal than usual yung mga magaganda. So minsan yung iba talagang bumibili na sa ukay kasi magkano ba? Hindi ako sinabihan ko eh. Yung mga huwag na magbra. Para wag na mamoblema. Kaya problema niyo pa pabili ng bra. Huwag na kayo magbra. Total naman ang likod at harap ninyo ay isa. Kaya yun, pag nakikita-kita kami, parang wala lang. Pala.
Pero alam mo, seriously, ang ginawa ng Lambro. Sa totoo lang, alam ng lahat ng mga nanay yan. So, surprisingly, may mga bumibili pala ng ganun. Okay. Ng mga bra. Sa bagay nalala ko dati yung nanay ko, ng mga wala pa kami pera. Sa ukay. Sa palengke. O, mga gamit na bra. Tapos, ang ginagawa niya, pagdating sa bahay, pinapakuluan niya. Tama. Ba't gagawin ba natin ulam yun yung bra mo? Bakit sa kasarola natin? Lagyan ko na ba ng patatas? Silagang bra. Sa bagay, partner, yung lasa nun? Ay, isa. Yung kalat nun, ay isa. Sabi niya parang daw matanggal yung ano. Yung kung saan man kasi siya galing. Oo, di mo alam kung anong skin disease halimbawa, na gumamit niya. Correct, eh. Halimbawa, ako, partner. Hindi mo ako nalalaban ng bre, tapos binenta ko. Good luck malaman naman. Malamay nagsusot ngayon, kating-kating na. Pero surprisingly, pero tinago ko yung mga bra ko pag kasi baka husgahan ko. Oo, baka husgahan ako eh. Tapos, alam mo yung... Ano ba size mo, Nicole? Ganyan. Yung ako ganun pa, doon nakaka-conscious talaga eh, di ba? So, yon. Pero surprisingly, may mga bumibili na ng gamit na panty, mga gamit na medyas, yung mga akala mong wala nang saysay. Correct. Pwede mo pa pala mabenta ng 5 piso, 10 piso. Doon ko nga na-realize na ito pala yung mga eksena ng mga Chinese na kahit konti, ay ano, parang konti kahit maliit. Maliit, pero madami. Kasi hindi namin, nagsama-sama yan, malaki na pala. So, hindi namin na-notice kasi hindi naman siya yung parang dunagsa talaga na parang van-van yung mga dumadating. Hindi, parang yung mga napapadaan, yung mga ganun. Tapos, before we knew it, ilang libo na pala yung kinita namin, di ba? So, nice naman nun. Nakakatuwa siya. So, isang magandang bagay na pwede ko. Kaya huwag ka magugulat na bukas makalawa, yung aparador niyo wala nang laman. Wala nang laman. Binenta lahat ng nanay ko. Nawili. Na-excite. Hinakot lahat ng gamit sa aparador. Pati yung anak wala nang damit. Nakakaloka. Tsaka alam mo, partner, lalabas din talaga yung iba't ibang ugali. Pag halimbawa pala, ikaw yung seller, makikita mo yung iba't ibang ugali ng mga buyer. Totoo yan. Meron dyan na, talaga iba't ibang kwento. Meron dyan parang ang arte-arte, wala naman palang pambayad. Mm-hmm. Meron dyan mayabang, na nasasabihin, madami akong pera ha. Bilhin ko yan lahat. Tapos babarating ka naman. Yan, diba? Tapos meron dyan na, hindi nagtatanong, gusto lang nila. Tapos bibili na lang nila. Yung mga gusto ganyan ba? Yung mga ano, yung mga makikita mo kung sino yung mga nagpapanggap lang na mayaman. Oh, eh. Dahil? As in, mamintas, pero kita-kita mo naman sa itsura. Tapos pag nanginingil ka na ng pambayad, ang tagal-tagal magbayad. Barat-barating ka pa. Barat-barating ka talaga. Kasi meron akong kaibigan, ano siya, nag catering services. Okay. Ganyan na. So, ang daming demand sa kapag ganito. Gusto ko yung kaldereta ko ganito, maraming patatas, may cheese sa ibabaw, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Tapos, nung singilan na, ang tagal-tagal magbayad. Maraming hanner. Ang daming explanation, ang daming excuses. Yung pala. Samantala yung mga may pera naman daw talaga, marunong maka-appreciate. Masarap ng kaldereta mo. Kahit talawa lang kayo, so masarap din pala. Diba? May kilala mo talaga yung mga customers. Makikilala mo talaga yung customers. At doon ako aliw na aliw. Meron dyan na ama. Nagtsaga talaga siya, talagang paulit-ulit siyang kuha ng kuha. Tapos paulit-ulit niya ding sinasabi na yung labada niya, kasi naglalabada daw siya, doon lahat napunta. Tapos sabi ko, okay lang po yun kasi sa anak niyo naman po na napunta yan. At kung meron man po kayo mabili na damit para sa sarili niyo, okay lang din naman yun na bilhan yung sarili. Diba? Tama. At ang na-realize ko lang, partner, walang bumili ng high heels ko. Bakit? Iwan ko ba? Siguro masyado na matahas. Oo, yung magbubuhay silang buhay. Kasi ang high heels ko... Nakakita nila may fungi. Kaya walang bumili. Nakakatina ko neto. Kaya lipo nga pala may-ari. Yun, actually, alam mo, partner, nabibilib din talaga din ako sa mga bumibili ng sapatos ng second hand. Kasi hindi mo alam yung ano eh. Yung, totoo. Hindi mo naman din alam. Yung nagsuot. Alam mo ba, partner, nakabili na ako ng second hand na ano eh. Na branded na shoes. Okay. Sa isang very sikat na artista. Tapos, ang nakakalurky dito, partner, hindi man lang in-effort na linisan kahit pa paano yung hindi na isin kasi baka masira, partner. Yung mismo yung talampakan, ano, may mga lipa. Alam mo kung sino to. May mga dumipa, partner. Alam mo kung sino to. Sino? Ayun, dumi ng paa niya.
Di ba yaman-yaman niya? Na-imagine ko, yung sapatos, diba? Na nakabakat yung paa sa loob. Oo, oh, yung may, basta may bakat pa ng mga toes. Okay. Tapos ano, hindi ko alam kung may iba namang gumamit, di ba? Baka sinabi baka na naman kasi sinukat na napakaraming na tao na. Baka lang, kaya lang, di ba, palang, parang, kaya anyways, na-amaze lang ako dun sa mga bumibili ng second hand na sapatos. Kasi, ano eh, parang, kasi yung damit, yung mga bra, pwedeng ilublub sa kumukulong mantika. Eh, di ba, para matanggal yung germs. Oo. Pakuluan. Pero yung sapatos, paano? How do you disinfect? Oo nga, no. Diba? Wala lang, nakakaaliw. Alipungahin talaga yung gumamit niya. So, nahawa ka na ng punja. Eh. Ay, naku, huwag natin sabihin to. Baka wala nang bumili next time. Nakilatis naman agad nila. Hindi, wala bumibili ng heels ko. Palibasa siguro, hindi naman kasi lahat carry ng mga ganong mataas. Oh, kasi, pero ang madaming naghahanap lagi, mas nauna pang naubos yung mga sapatos sa asawa ko eh. Ang tatas kasi ng mga takong mo. Oo nga eh, yun na nga. Ano po kasi yun, yung stealth po kasi sa kanya. Alam mo na, dati kong ano, dati kong member ng ano, ng magic pa, group. Oh. Yung sa pag-children's party, ganun po katas yung heels ko. Ay, naku, nakakailiw lang. Wala lang. Siguro, katas nag-decide kaming family partner na to make it a yearly thing. Okay yun. Oo, at okay yun. Tapos na-realize ko. Saan luwag na ng bahay nyo ngayon? Kasi ang dami nyo gamit sa bahay. Hindi eh. Pa rin, partner. Hindi naman natanggal yung mga super. Paano luluwag? ganun pa din, parang feeling ko. Tsaka hindi yan naubos. Pansinin nyo, ilang beses na kayo nag-donate. Yes. Pero parang hindi naubos yung damit ninyo. Ilang beses na kayo ang dami naming nabenta, partner. Mm. Pero parang di, madami pa din. So, naisip namin parang it's going to be a yearly family thing. So, naisip maganda ko yan, din. No? At naisip ko din na sabi ko, kwento ko nga dito sa Tambala na pwede nyo rin po talaga kasing gawin yan. Diba? At marirealize mo na, o nga no, pwede pa pala akong kumita. Kasi minsan ang dami po natin gamit sa bahay. Minsan nakakapagpasikip na kahit parang anong gawin mong linis, kahit gaano ka kasipag maglinis ng bahay, kung sobrang daming gamit pa rin, parang hindi naman nababawasan yung dumi. Mm-hmm. So ngayon, pwede nyong simulan na, ano kaya, benta na natin to. Kung hindi nyo naman napapakinabangan na ng ilang taon, diba, pakinabangan na ng ibang tao, and at the same time, kikita ka pa. Oh, diba, pwede kang kumita. Okay. So, ano sabi ng mga tao? Saan? Sa business mo. Sa two-day garage sale? Oo. Okay naman. Nasaan, ang dami nag-wish na sana merong online. Hindi ako marunong eh. Tsaka pa, ang iisip ko lagi part, halimbawa, 100 pesos lang damit, okay, 150. Tapos yung ano tawag, yung pag-deliver, 90. Eh, hindi ka rin nakamura. So, para saan pa, di ba? So, parang yun yung mga iniisip ko. Pero ang dami rin kumikita ng online na wala silang physical na ganyan. Store. Na store na yun, na magre-renta ka pa ng lugar, pero nakakapagbenta. Pag-iisipan ko yung online na yung next time sa dami ng mga gamit-gamit namin sa bahay. Pero alam mo yun lang yung nakaka-lurky partner. Parang, edi maligayang-maligaya nga kami. Tapos naisip namin na parang this is going to be a yearly family tradition. Mm. So yung anak ko, tuwan-tuwa siya pag nakakabenta. Magandang naumpisahan. Oo, maganda nga, buena mano. Pero may mga ibang tao pa rin na magko-comment ng di maganda. Nakakaloka. Ano sabi nila? Pinost ko yung parang, punta po kayo, ganyan. So sabi nung Esa, pag ako ganyan ang mga blessings ko, isishare ko na lang yan ngayong Pasko sa mga mahihirap. Sabi, masarap kasi sa pakiramdam na may tao kang mapapasaya ngayong Pasko. Yun yung sabi. Tapos sabi nung isa, ibig sabihin niyo po ba na imbis na ibenta nila Nicole, dapat donate na lang nila sa mga nangangailangan? Tama naman po yun. O kaya yung kikitain ni Nicole, i-donate niya na lang sa mga nasalanta ng bagyo. Tama po yun, di ba? Patol mode ako, part of pinost ko. Nakakainis yung ganun na parang, okay. Ano pakialam nyo? Para tsaka yung mga Pilipino, ewan ko mga Pilipino o tao in general, ano ba tayo? Bukod sa texting capital of the world, comment capital of the world ba tayo? Ano ka ba? Grabe yung comments, parang okay. Tayo, so, tayo, perfectong tao. Ang perfecto talaga, okay. Di wow. Di ba parang, yung sasabihin ka na dapat sa halip na binenta nyo, donate nyo na lang sa mahihirap. Kakainis yung ganun. Di ba? Alam mo, gets mo parang, okay. Ano gusto mong sabihin? Hindi ba? Parang hindi mo alam yung kwento namin, hindi mo alam yung pinagdaanan namin, hindi mo alam. Wala ano alam. Ano nangyayari? Bakit ginagawa yung garage sale na yun? Nakakainis, naiinis lang ako din sa sarili ko, partner, kasi alam ko naman, sabi nga ni Taylor Swift, shake it off. Kaya alam, may mga bagay na parang feeling ko kailangan ko rin lang idepensa. Di ba? Kasi, hello?
Yun ang masasabi ko, hello. Natamad na ako mag-explain, kaya, hello! Hello! Bakit ba kayo ganyan? Oo! Walang pakialaman ko anong ginagawa ng tao. Oo! Kayaan nyo. Diba? At saka naisip ko lang, partner, yung mga heels ko nga hindi nabenta sa mga normal na mga individual eh. Ibibigay ko ba yung heels sa mga nasalanta ng bagyo? Parang katulad yun ng isang kong kakilala eh. Dahil lang wala siya mapagtambakan ng wedding gown niya. Dinonate niya ba naman sa ano? Sa nasalanta ng bagyo? Sabi ko, mag-wedding gown ba sila? Bakit? Ay, alam, parang, so, ganun tayo, Ma'am Basha. Ganun tayo magsabi ng hindi maganda sa ibang tao. Kaya nga, alam mo pa ito, hindi ko nga maintindihan kung hindi lang tayo nag-iisip bago tayo mag-post. Or talagang wala lang talaga tayong puso na sobra na nating open with, anong tawag dito, with commenting that we don't even consider if the person who will read it will get hurt. Tama, diba? Wala yung freedom natin. Wala na eh. To sobrang, speak out. Parang wala na eh. Limitless na siya. Correct. Ang laya-laya natin. Wala na siyang boundary. Oo, wala eh. Na lahat ng gusto nating sabihin. Sinasabi na natin ngayon. Na hindi ka nag-iisip. Hindi ka rin tayo natatakot. Kaya nga eh. Hindi ka man lang nag-iisip na makakapanakit ba yung sinabi ko. At hindi magandang epekto yun sa sistema mo. Makapanasanay ka na hindi mo mamalaya na nakakasakit ka pala ng ibang tao, hindi maganda ang kalalabasan nito. Parang, ba, kunyari, may nakita ka nag-post na ganyan, tapos sabihin mo, pangit-pangit naman pala ng ano mo, ng itsura mo, di ba? Filtered lang yan. Oh. Ang kinis-kinis mo, pero hindi naman totoo yan. Mga ganun. Nakakasakit tayo ng damdamin ng ibang tao. Correct. At pagkasanay tayo ng ganun, hindi na maganda magiging epekto. Paano kung lahat, 1,000,000 tao yung nag-comment ng ganyan araw-araw. Di ba? So, masyado negative. Siguro, hindi naman kasi natin maalis ng social media eh. Lagi ko sinasabi ito, lagi sinasabi ng tambalang kasalanan yan lahat ng social media. In a way, it is true kasi nga, freely you can comment, freely you can hurt other people. Pero dahil nga, ang social media ay nandyan na, wala tayong magagawa, di ba? Pero sana isa lang reminder na think before you click. Alam mo, hindi ko alam kung sino nagpasimuno ng linyang yan, pero it's very, very powerful. Yes. Think before you click, yung tinatype ko ba na ito, makakatulong ba ito dun sa taong makakabasa o hindi? Correct. Kasi kung hindi rin lang naman siya makakatulong at hindi rin naman kami close at hindi ko rin naman siya pinakakain, 'di ba? Wag na lang kasi hindi maganda eh. Tama. Ay nako, mga tao talaga. one, nakakalik. Tuloy mo lang yan. Tuloy mo lang yung pag-business mo. Malin mo kung magandang kalalabasan yan, sa second round ang iyong garage sale. Malin mo, buwan-buwan na. Diba? Malin mo, mas matas pa sa... Hindi ba lang yung DJ? Mataas pa lagi na sa bazaar. Mas matas pa sa kita ko dito. Hindi natin masasabi. Malin natin. Diba? Hindi, pero back to... try to make it a yearly thing. Mm-mm. Or kahit na hindi, kunyari, wala kayong powers na magbenta o hindi ninyo forte yan, wala talaga sa sistema ninyo. Nanay ko kasi nasa sistema niya, kaya na-push Pero kung wala talaga, then mag-sort out ka lang. Tapos tingnan mo lang kung marirealize mo na ang sarap sa pakiramdam na medyo luluwag yung closet lang. Tama. Diba? Sabi nga na isa nating kasamaan dito, yung isa daw nilang cabinet, kasi kinikwento ko sa kanya yung sa garage sale, yung isa nilang cabinet, punong-puno na, hindi na nabubuksan sa dami ng laman. Diba? Na matagal nang hindi na nagagalaw. Oh. Okay, tama. Diba, anong binenta na? Lumuwag diba? Na yung bahay nila. Nagkapera pa sila. Yeah. Why not? Diba? Try mo kasi madaming may gusto ng mga ganyan. Diba? Tama. Mga kabisyo, maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Mamaya alas 9, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay, ang ating mapapakinggan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio, kayong Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng... Bebrand! Ako, napaganda ng naging kwento mo, partner. Actually, success story yun for you eh. Yung makabenta ka ng maganda sa isang garage sale. Diba? Yan ang mga dapat natin ginagayaan, mga kaibigan. Mga dapat success stories. Tinutularan. Yan. Kagaya ng kwento din ni JV Calaya. My super duper favorite ni JV Calaya. Si JV na dating junk shop boy, tapos graduate ng electronics engineering. Yun. Tama. Isipin mo, bata pa lang, pinagsasabay na ang paglalako at pag-aaral. Alam mo, partner, dyan sa kwentong yan ni JV Calaya, talagang maiisip mo at mapapatunayan mo na ang mga
gets, kailangan turuan ng tibay. Hindi lang tibay ng pag-iisip, kundi tibay din ang pangangatawan para abutin ang mga dreams nila. Kaya doon na tayo sa tibay na mas pinatibay pa, ang New Bourbon 45 Powdered Milk Drink. Ngayon din dinagdagan ng Zenka versus previous formulation, tulong laban sa sakit. More than ang calcium versus brand X base sa Renny 4 to 6 years old, tulong sa tamang paglaki. At syempre, huwag kalilimutan ng Bear Brand, may iron at 100% vitamin C base sa Renny 4 to 6 years old. Basta-basamahan lang ng 3 balanced meals araw-araw. Kaya mga mommies, tulungan patibay ng mga bagets araw-araw, dahil pag may tibay, kayang magtagumpay. Mag New Bear Brand 45 Powdered Milk Drink. Patunay na sa tibay, may tagumpay. New Bear Brand 45 Powdered Milk Drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Partner! Yes, partner! Nakakatuwa yung mga nakatanggap na ng mga Cherry mobile phones this Christmas, no? Oo naman. Talaga namang Cherry Days of Christmas na talaga! Ikaw din, Kabisyo, kung gusto mong magkaroon ng magandang units ng Cherry Mobile, we suggest subukan mo yung Flare S8 nila. Corrected by yung Flare S8 series, mga Kabisyo, eh meron pong tatlong iba't ibang variants. Nandiyan yung Flare S8 Pro. Flare S8 Plus. Nandiyan din yung Flare S8. Basta kung interesado ka, punta ka lamang sa pinakamalapit na Cherry Mobile Store sa inyong lugar at hanapin yung Flare S8 series. O di kaya naman, pwede nyo i-check out ang kanilang Cherry Mobile's official social media accounts para sa iba pang magagandang phones. Cherry Mobile, experience intense! Always your number one FM radio station. Love radio.